nagwawala at nagbubumiglas. Ganito ang posibleng kahinatnan ng mga malalalang kaso ng rabies. Paano nga ba nagkakaroon ito at papaano ito maiiwasan? Abangan mamaya! Mag-aala 5 na ng hapon noong Mayo, pero ganito pa rin kahaba ang pila sa San Lazaro Hospital. Pila ito para sa libreng anti-rabies vaccine noon ng ospital. Karamihan kasi sa mga narito, nakagat o nakalmot ng hayop, na karamihan mga pusa at aso. Kalmot po ako ng aso, pang-alaga po namin, miss. Napabaksin na po ako. Naninigurado lang po ako kasi sabi nga daw, delikado nga daw po. Nakagat po ng pusa, alaga po. Delikado daw po pag nakagat. Ano po nakagat po ng alaga naming aso? Nugasan ko ng sabon, tapos nilagyan ko ng bawang. Ang pagdagsaraw ng mga taong gusto magpa-anti-rabies vaccine sa San Lazaro dahil sa mga balita noong Mayo tungkol sa mga nasawi sa rabies. Ayon sa datos ng San Lazaro Hospital, nito po lang Abril, umabot na sa mahigit 23,000 na katao ang pumunta para magpabakuna ng anti-rabies sa kanilang hospital. Mula Enero hanggang Abril naman, nasa 20 katao na ang naitalang nasawi sa ospital dahil sa rabies. Isa sa mga nasawi dahil sa rabies ang 13 taong gulang na si Jamaica. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha, pati kami lahat ha. Nang dahil lang dyan sa kagat ng aso, hindi mo sinabi na wala ka sa amin. Pilitin namin na maging matatag. Pilitin namin na makalimot, pero hindi namin yung makakalimutan. Mahal na mahal ka namin eh. February 10, 2024 daw nang dumalo sa isang birthday party sa Jamaica sa kanilang lugar. At dito na nga nakagat si Jamaica ng aso. Inilihim daw ito ni Jamaica sa mga magulang sa takot na mapagalitan. Hindi namin alam. Yung pala nung time na yun na nag-viral na siya, doon ko nalaman na marami na palang nakagat yung aso. Same day rin doon sa nangyari sa kanya. Makalipas sa mahigit 2 buwan, dito na nalaman ni Roselyn na hindi nakatulog ang anak dahil sa sakit ng balakang na minsay sinasabayan ng lagnat. Magsi-search din ako eh. Ano ba yung ibang dahilan bakit masakit yung balakang niya? Tapos sinesearch ko, sabi ko bukod sa UTI, sabi ko baka may UTI ka, mahina ka sa tubig eh. April 5, 2024, nagsabi si Jamaica sa ina na takot itong uminom ng tubig. Sabi niya, mama, hindi ako makainom. Hawak ako yung cellphone, parang alam mo yung gumaganya, mama, hindi ako makainom ng tubig, ma. Sabi niya ganun, bakit? Masakit ba lalamunan mo? Sabi kong ganun, bakit hindi ka makainom ng tubig? Sabi niya, mama, baka may rabies ako. Sabi ko, bakit? Nagkaroon ka ng rabies, kinagat ka ba ng aso? Upo, ma. Yung rabies is a viral infection. Ang viral infection, ang reservoir, yung mga kagat ng aso, kagat ng pusa, at doon natin nakukuha yung rabies sa kanila. It's a viral infection which is supposed to be preventable. Sa takot na rin ni Roselyn, itinakbunan niya agad si Jamaica sa San Lazaro Hospital. At dito nga nakumpirma ng mga doktor na si Jamaica ay positibo sa rabies. Anak, huwag mo, tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha, pati kami lahat ha. Pero ang problema, umakyat na raw ang virus sa kanyang utak. Sabi ko, ilang oras, ilang araw, kung pwedeng itagal ng anak ko. Sabi niya, 24 hours. Umiyak nga ako, pinagtatawag ko na yung mga kapatid niya. At makalipas ang 12 oras, si Jamaica binawian ng buhay. Ayon kay Dr. David Suplico, Chief of Medical Professional Staff ng San Lazaro Hospital, may tinatawag na incubation period ang rabies sa katawan.
sa loob ng 1 hanggang 3 buwan matapos makagat o makalmot, nagpapakita na raw ang mga sintomas gaya ng sakit ng ulo, lagnat at panghihina. Hanggang sa unti-unti nang makararanas ng pagkarito, insomnia, takot sa tubig, at pagdedeliryo. Yung rabies virus po, parang nagdahan-dahan na pumupunta sa ating central nervous system. Ayon pa kay Doc, dapat ding obserbahan ang asong nakakagat. Ang asong may rabies, pag nakakagat ng tao, siya mismo meron siyang rabies symptoms na ang aso ay namamatay within 10 days. Paalala ni Doc, kapag nakagat o nakalmot ng asong may rabies, agad hugasan ang sugat ng tubig at sabon. At ang pinakamahalaga, agad na magpabakuna sa pinakamalapit na animal bite treatment center o ospital. Yung mga myth po ng mga bawang, wala pong katotohanan yan. Dapat po makumpleto natin ang bakuna. Ayon kay Doc, pagdating sa rabies, oras ang kalaban. Kaya mahalagang agad na magpabakuna para maagapan. Problem kasi yung rabies is 100% fatal. Ang piniprevent po natin na yung rabies virus po ay hindi umabot po sa ating central nervous system or sa brain. Kasi once umabot na po dyan, ay sigurado na pong mamamatay yung pasyente. Dahil libre ang anti-rabies vaccine sa San Lazaro Hospital, dagsa ang mga pumipila rito. Pero mas mainam din daw kung may sariling animal bite treatment center ang mga lokal na pamahalaan. Dapat yung mga LGUs, yung mamaya nila, ay kailangan nila pong alagaan. Ang problema, dahil nalalaman nila wala silang budget o wala silang gamot, ngayon pumupunta sila sa San Lazaro. Dinadagsa po kami ngayon ng pasyente ng kagat ng hayop at pusa. Ang rabies ay isang halimbawa ng sakit mula sa hayop na naipapasa sa tao o zoonotic disease. Dahil ang kalusugan natin ay konektado sa kalusugan ng mga hayop at ng kalikasan. Mahalagang mapanatiling malusog at protektado laban sa sakit ang ating mga alagang hayop tulad ng aso para tayo ay ligtas din mula sa rabies. Dahil dito, kaliwat ka ng anti-rabies vaccine drives ang ginagawa ngayon sa bansa. Ang Taguig City nagsagawa ng 7 araw na house-to-house anti-rabies vaccination sa iba't ibang barangay. Anti-rabies program kasi natin is basically nag-evolve siya from ordinary vaccination drive into a more cohesive and systematic vaccination and anti-rabies control program. Ayon sa City Veterinarian, paraan daw ito ng LGU para mabigyang proteksyon ang mga alagang hayop ng kanilang mga residente. Main purpose natin is to eradicate yung rabies dun sa source pa lang para hindi na siya matransmit sa human. Kaya naman, ang mga residenteng fur parents hindi nagdalawang isip pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Para safe sila sa kung sakali makakagat-kagat pa. Dito na sila sa bahay. Hindi namin napalabas. Natatakot ako makakagat siya ng mga tao. Tapos kami ang magbabayad ng makakagat niya, di ba? Yung bakuna na ino-offer ng local government na para sa amin, laki kasi yung tulong. Last year din kasi nakapag-avail kami nun. Ayon sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad ng mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga. Ang anti-rabies vaccination kasi ginagawa siya yearly. Yun kasi ang nakalagay sa Anti-Rabies Act. Importante po siya na hindi siya naglalapse para po yung kung sakali man pong makakagat sila, i-disregard ka agad na posible siyang maging source ng rabies sa tao.
Paalala ni Doc, ang pag-aalaga ng hayop ay isang responsibilidad. Kasama po dyan sa obligasyon ng pet owner na hindi niya hayaang nakakawala yung aso niya sa kalsada, it's their social obligation na bawalin yung mga kakilala nila na gumagawa nito. Ayon sa datos ng Department of Health, as of September 2024, mayroong 354 na kaso ng rabies sa bansa. Samantala, para kay Nanay Roselyn, naway magsilbing aral at paalala ang nangyari sa kanyang anak na si Jamaica, na huwag ipagsawalang bahala ang kagat ng mga hayop. Para sa kapwa akong magulang, turo niyo po sa mga anak ninyo na huwag po magatubiling magsalita, magsumbong, kagat may nanukalmot ng aso o pusa. Ituro niyo po sa kanila na magsabi agad, huwag po baliwalain. At walang sawang paalala mula sa ating mga eksperto sa sino mang makakagat o makakalmot ng hayop gaya ng aso o pusa. Kailangan nilang pumunta sa Animal Bite Treatment Center. Dapat ma-assess po sila ng doktor at the same time po mabigyan sila ng bakuna against anti-rabies. Mga kapuso, ang rabies ay nakamamatay. Pero kayang-kayang maiwasan. Kaya, huwag ipagsawalang bahala ang kagat ng hayop. Agad magpabakuna at siguraduhin ding bakunado ang ating mga alaga. Dahil hindi lang sila ang protektado, kundi pati na rin tayo. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.